So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Dom Ligia. Welcome back to my channel. So sa video na to, tayo mag-solve ng mga past board exam questions under the subject machine design. Specifically, topic of shaftings, okay? So itong subject na to is tinitake guys ng mechanical engineering or degree ng mechanical engineering. Pagdating sa board exam, kasama po ito sa subjects or sa subject na tinitake ng isang mechanical engineering board exam. Okay? So, huwag natin patagalin pa. Solve tayo ng mga following problems. So, bibigay ako sa inyo limang problems sa video na ito. Okay? Ito yung mga past board exam questions. So, better na panoorin nyo ko sa huli upang matutunan nyo kung paano sinosolve yung mga problems na lumalabas sa board exam under shaftings machine design. Okay? So, let's start. Compute for the diameter of a solid shaft transmitting 75 horsepower at 1,800 RPM. The nature of the load and the type of service is such that the allowable shear stress based on pure torsion is 6,000 psi. So, solution, you must recall the formula for shaftings. So, derived formula for English unit. So, for English unit, we have power is Tn over factor. So, yung factor is, sa English unit, siya ay 63025. Derived na formula na po ito. Okay? Yung P is power. Yung T, siya yung natin, torque. Yung N is the speed. And 63025 is na-derive na po siya na value, which is pinagsama-sama na natin yung mga English units. Kaya nagkamag tayo dito. Okay? So, yung P dapat naka HP. Yung T natin is dapat naka pounds inch. Yung N natin dapat naka RPM. Okay? So, tingnan natin sa given. Meron tayong P. Okay na to. Goods na tayo sa 75 horsepower. Meron na tayong N na 1,800. Meron na tayong factor sa ibaba. Ang tanong, paano makuha yung T? E ang inihingi sa'yo is the diameter of the solid shaft. So, napaka-simple lang niya. Derive mo dito yung formula ng so, P times 63025 over N. Makuha mo yung T. Tapos, yung T na to, gagamitin natin sa isa pang formula. May papakilala ko sa inyo ngayon sa video na ito. Okay? So, P is 75. Again, derived na po itong formula na ito. So, wala na tayong babaguhin mga units. Dapat ang T mo, sabi nga, naka pounds inch. So, 26.04 pounds inch. And then, itong T na to, dito natin siya gagamitin. Since nakuha natin yung torque, guys, formula for shear stress or torsional stress ng ating shaftings or shafting is 16T over pi b cube. Since guys, wala naman bang binanggit kung may inner diameter or outer, assume natin na ito ay solid shaft. So, solid shaft. Okay? Gamitin natin itong formula na to. May T na tayo. Matik na yun. Meron na tayong shear stress. Hininga is diameter. So, for the diameter, so D is 16T over S sub S. Cube root. O kaya, pag-shift solve na lang kayo guys para di kayo malito sa derivation. Okay? Pero formula natin, D is equals to cube root of 16T over S sub S times pi. Ngayon po ang ating gagamitin na formula for D. Okay? So, cube root. Shift solve nyo na lang din sa calc. Pero, lapat muna natin yung mga values. So, 16. Okay? Multiplied by 2626.04. Neglecting units muna tayo.
So dito guys, matik na yung pang English unit, pag naka pounds inch dapat ng iyong torque. So S sub S, tama na to, naka PSI na siya. 6,000 multiply by pi. Solve natin. So cube root 16,000 times pi. Buha natin is 1.306 unit. Dapat yan ay naka inches. Or kung gagawin mo siyang fractional, mas malapit siya guys sa 1 and 5/16 na measurement. Okay? Malapit siya sa 1 and 5/16. Pag sa choices sa board exam ay naka fraction. Okay? So that's the solution for our first problem and this is our final answer. Gumamit tayo guys muna ng formula na ito. Okay? Tn over factor for the power of shaftings para makuha yung torque and then yung torque nilapat natin sa formula ng shear stress ng ating shaftings or torsional shear stress. Makuha natin yung diameter as we derive the equation or pag sa calcule, i-shift solve nyo lang siya. Okay? Neglecting the units here, para hindi masyado lumawak yung space natin, nakuha natin yung final answer na dapat naka-inches or i-round off natin sa fraction para mas lumapat siya pagdating sa sagot sa board exam. Makuha nyo agad yung tamang sagot na i-shade nyo. Okay? We proceed to our next problem under shaftings machine design. So, next problem under shaftings pa rin, machine design. Find the torsional moment in Newton millimeters developed when the shaft delivers 20 kilowatts at 200 RPM. Okay, meaning dito is torque na naka-measure in Newton millimeters. So, solution, kung titingnan nyo guys, yung given na mga units is naka-SI unit naman. So, what is the formula in deriving or finding the torsional moment na naka-measure in Newton millimeters kapag given itong mga values na ito under SI units. So, dito, gamitin natin ulit formula ng power is equal to Tn over factor. Ngayon, SI unit of power of the shaftings, gagamitin natin ng Tn over factor. So, P is Tn over, yung factor natin dyan kapag SI unit is 9.549 times 10 raised to 6 or raised to 6 power. SI unit ha, ito ginagamit. Yung kanina, 63025 yung baba kasi English unit yun. Okay, so huwag malilito. Pag alam yung SI yung given, SI unit na formula yung gagamitin natin. Okay? So given, so dapat dito pala yung power natin naka-measure in kilowatts. Okay? Binigay naman ha. Tiyang hinahanap, may N ka na. So as is na RPM yon. And ito, as is na yun talaga yung value niya kasi SI unit pa siya. So, 20 kilowatts equals to T times 200 RPM over 9.549 times 10 raised to 6. Again, since derived equation na po siya, matik ang unit ng iyong torque na mag-generate is Newton millimeters. Torque or the torsional moment. So, shift solve, guys, or derive nyo. So, 20 kilowatts, 9.549 times 10 raised to 6 over 200 RPM. Makuha nyo yung torque natin na 9.549 Newton millimeter or pwede nyo siyang paikliin ay rather hindi pala paikliin i-round off nyo siya to the nearest high
high value. So, mas mataas sa kanya. Kasi sa board exam, malaking mas mataas ng value, konti, doon sa na-obtain mo yung mga choices. So, dapat, higher value than this. So, saan mo siya pwedeng i-round up? I-round up mo siya, since 954,900 Newton millimeters yan, nearest yan sa 1 times 10 raised to 6 Newton millimeter or 1 million Newton millimeters of your torque. Okay? So, for our next problem, the torsional deformation of SAE 1040 steel shaft is 0.8 degrees in a length of 0.5 meter. The shear stress is 69 megapascals. Compute the diameter of the shaft in millimeter. Steel modulus of elasticity is 79,300 newtons per square millimeter or megapascal. Okay? So, pag ganito guys, meron tayong derived equation na gagamitin para dyan. Kung mapapansin nyo, given naman yung torsional deformation or yung tinatawag natin angle of twist, pero naka-degrees siya. So, itong naka-degrees na to, convert natin into radians. Kasi ang rule, pagdating sa torsional deformation, dapat naka-measure siya in radians. So, convert natin ito. Ganun ka ng length, or L, na 0.5 meter. May shear stress ka na. Compute the diameter of the shaft. Kasi, di ba, pag ganyan, kukompute yung diameter, aabot ka pa sa puntong ganito. 16T over pi d cube. O, di ba? Magiging dalawang formula ulit ang gagamitin mo. Bukod dun sa may kasamang torsional deformation, yung may angle of twist. Yung may TL over JG, kung naalala nyo. Diba ito yun? TL over JG. Yan yun, diba? So, upang hindi na tayo mahirapan, derived equation na tayo. So, derived equation, pag ganyan na ang mga given ng dalawang formula na is yung tinatawag nating shear stress multiplied by 2 times L is equals to G or the shear modulus of elasticity multiplied by the angle of twist times D diameter or commonly known as stress tall turn to God. Ulitin ko, coding para dito, stress tall, turn to God. Okay? Coding. Stress tall, turn to God. Yun yun guys. Okay, so ilapat natin itong mga given dito sa derived equation na ito. Para di na tayo mahirapan. Ang natin pahirapan natin mga sarili since merong derived na formula para dyan. So, ulitin ko, 0.8 degrees dapat naka-radians ito. So, isama muna natin yung mga units para makita nyo yung pagka-cancel out ng mga units na dapat hindi makasama sa pinaka-final answer. So, stress is shear stress yung 69 megapascal multiplied by 2. Length mo 0.5 meter. Convert mo siya. So, times 1,000. Yan. And then, shear modulus of rigidity is ito, 79,300. Newtons per millimeter squared multiplied by 0.8 naka-degrees multiplied by saan? 360 2 pi rad. And then, ano pang kulang? Yung D. Yun yung hinahanap natin. Kaya dito na lang siguro isusulat. Kasi maliit na yung space. Yan. Una ko na lang dito. Yan, ito yung hinahanap natin, yung D. Cancel out the units na makikita natin. So, Newton, tanggal. Siyempre, tanggal yung degrees, radians na lang yan. Ano pa? Cancel out yung
millimeter squared. Nakuha natin is naka millimeters yung ating diameter. So, sheet solve nyo yan, guys. Makuha nyo is 62.32 millimeters. Yan po ang ating sagot para sa problem na ito. This is the solution. This is the final answer. So, huwag kalimutan yung coding, stress tall, turn to God. Okay? For this problem, pag lumabas sa board exam, ganito lang siya kasimple solve. Okay? So, let's proceed to our problem number 4. So, for our next problem, compute for the torsional deflection in degrees of 110 millimeters diameter, 1.4 meters long shaft subjected to a twisting moment of 3 times 10 raised to 6 newton millimeters. Torsional modulus of elasticity is 83 gigapascal. So, solution, in order for us to obtain the torsional deflection or the angle of twist na naka-degrees, formula is theta is equals to TL over JG, wherein the J or the polar moment of inertia kapag solid shafting is pi over 32 d raised to 4. So, we apply the given values here. So, 3 times 10 raised to 6 newtons millimeter multiplied by yung L natin, 1.4 times 1,000. Naka millimeters na siya. Okay? Over J, pi over 32 110 multiplied sa 110 naka mm raised to 4. And then, ano pa? Yung G natin na 83 gigapascals. So, 83 gigapascals is 83,000 megapascals. Okay? Yan siya. Tingnan natin yung mga units. Magka-cancel. Yan. And then, mm raised to 4, mm squared. Cancel siya dito. So, ito magiging radians itong value na to. Para maging degrees, 2 pi radians, yung denominator, numerator is 360 degrees. So, kakansal yung radians, syempre, makuha natin yung degrees na sagot. So, our theta is what? 0.20 degrees. So, that's the answer for this problem. Okay? So, now we will proceed to our last problem for this topic under machine design, which is shaftings. So, for our last problem under shaftings, the shaft is subjected to a steady load of 36,000 pounds inch at a shear stress of 10,000 psi. Compute the diameter of the said shaft in inches. So, solution, okay, we will use the formula for the torsional shear stress, or S sub S equals to 16T over pi d cube. Okay, since ito ay solid shafting naman, hindi naman binanggit kung meron siyang internal and external diameter, so we assume that it is a solid shafting, which is again have the formula 16T over pi d cube of its torsional stress. So we substitute, so meron kang 10,000 psi, so dapat naka psi ka dito kasi English unit yan, is equals to 16. Minge is yung ating diameter. So, meron tayong torque na 36,000. Okay? Neglect units na tayo dito kasi naka-English units naman na sila lahat. Over pi. Diameter, hinihingi, naka-cube. So, dapat daw maging inches yung sagot. So, dito, we derive also, so 16 times 36,000 over, okay, 36,000 over 10,000, tapos multiplied sa pi, tapos naka cube root, okay, or shift solve yun na lang para mas madali, ang diameter na makuha mo is
2.64 inches. So again, in order for us to get the safest value na maaring maging value dapat ng diameter, i-round off natin siya sa nearest value na mas malaki sa kanya. Kung sa choices, may nag-occur na diameter ay equal sa 3 inches. So therefore, ito ang ating magiging sagot, pinakasagot sa choices sa board exam. So 3 inches. Pero pag sinold mo yan, ito lalabas 2.64 inch. Okay? So always remember, for us to get the safest value, kapag de-design, mas malaking value lagi. I-round off natin sa nearest value na mas malaki sa kanya. So that's all for this topic, undershaftings, machine design. So may tutunan kayo sa ating mga sinold na problems na maaaring lumabas sa board exam. Panoorin nyo ng mabuti. At the same time, tingnan nyo kung paano natin sinold using basic approach and proper techniques. So again, this is Engineer John Deguia. Kung kayo may makatanungan, don't forget to comment down below. And don't forget to subscribe to my channel upang kayo updated sa aking mga next video tutorials na i-upload under machine design. So maraming salamat sa panonood and God bless us all.